Naghahanap ka ba ng single detached na merong malaking space, may 3-bedroom na, may 2-toilet and bath, complete pa sa baba ang pagkaka-turnover, and at the same time, may napakagandang community in the heart of Tres Martires, Cavite, and perfect for your growing family? I-check nyo na po ito. Good day, future homeowners. Nandito po tayo ngayon sa Hugo Perez, Tres Martires, Cavite. And for today's house tour, i-check po natin ang isa pong project po ni Golden Horizon, si Acropolis. Ang model unit po natin, check po natin, ay si Athena. Pero bago po natin natitignan, first, please make sure to subscribe sa aming YouTube channel. And i-click na rin po yung notification bell para whenever po na mag-upload kami ng YouTube house tours, maging updated po kayo. Kami rin po ay nasa Facebook, so please make sure to click like and follow para maging updated kayo sa aming mga postings. Again, ako po si Carlo Felices together with my team sa likod po ng camera, and welcome po kayo to another Your Home's House Tour. Si Athena model po ay merong lot area na 112 square meter, kaya napakalaki po nito at siya po ay single detached. So lahat po ng part po ng bahay natin ay pwede po magkaroon po ng bintana at makakaikot po kayo sa lote ng inyong property. At the same time, meron po tayong floor area dito na 90 square meter, kaya ito po ay napakalaki. Meron po tayong 3 bedroom, may 2 toilet and bath po tayo, may 1 living area, may dining area po tayo, may service area, may balcony pa rin po tayo, at meron din po tayong provision para sa ating carport. So, ano pang hinihintay natin? Tignan po natin ang unit. So, ayan, kung mapapansin nyo po, bago po natin ito pasukin, napaka-modern na rin po ng pagkakadesign nila ng ating bahay. At the same time, meron po silang accent na ginamit po dito sa labas, na parang may tiles po dito. And yan po talaga yung mga signatures, no? Maliliit na signatures na ginagawa po ni Golden Horizon. At mapapansin po natin, meron po siya mga light colors ng blue, ng yellow, at meron po siyang green. Ito po yung pagkakadesign. And at the same time, kung mapapansin nyo po dito po sa ating labas, naka-sliding window na rin po ang ating mga bintana. So, before po natin pasukin po ng loob, tignan po natin dito sa side po na to, ito po ang ating parking area. Kung mapapansin po natin, dito po sa kabila, kasyang-kasya po dito kahit tayo po ay naka-mahabang sasakyan or naka-van man po. Ito po, mapapansin din po natin, tayo dito ay naka-high ceiling na, kaya po meron na pong bubong or initial na bubong ang ating sasakyan. So, dito po, ang turnover po nito ay naka-semento na po ito. And, ikutin po natin ng onto yung bahay. So, dito po, dahil tayo po ay single detached, ito po, meron po tayong adapter area po dito po sa ating gilid ng bahay. At dito po sa likod, meron din po tayong 2 meters po na allocation po dito. And tara, ikutin po natin. So, ito po yung itsura naman pagdating sa likod ng ating bahay. And at the same time, dito po, sa atin pa rin po yung space po na to. At meron po tayong extra space po dito. At dito po, meron tayong lanay. Mamaya po, pagpasok natin, explain po natin yan. So, ito po mga spaces po na ito, pwede po natin paglagyan po yan ng garden or kung ano po yung idea na gusto natin gawin po sa mga space na meron po tayo. Ito nga po sa harapan, dami po natin pwedeng gawin dito. Anyway, ito po yung mga spaces natin na palibot po ng ating bahay. Pasukin naman po natin ang bahay. So ayan, pagkapasok po natin bago po natin ituloy na pasukin yung bahay, ang ating pintuan po ay naka-hardwood na po yan. And meron po tayo dito, sa likod po nito, ang ating circuit breaker. So dyan po siya nakalocated. And modern na rin po yan. Kaya meron na po tayong mga switches sa mga kuryente or daanan po ng kuryente natin dito sa bahay. So, and po, kung mapapansin nyo po, tayo po ay naka-tiles na dito sa ating ground floor. And ito pong pagkaka-turnover po kasi ng unit na ito ay basic finish. So tayo po dito sa ground floor ay naka-tiles na po ito.
sa pag tinanover po sa atin. Pero sa second floor po, wala po pong tiles po yun. Pero may kasama na po yung partition. But anyway, yung itsura po ng bahay or yung kung ano po yung makikita nyo po dito sa vlog po natin ngayon, yun na po yung pagkaka-turnover ng bahay maliban po sa mga furnitures na makikita po natin. So ayan, dito po, ito po ang ating space for the living area. Kung mapapansin nyo po, dito po kayo pwedeng maglagay ng sofa. And meron po silang dalawang bintana po dito na sliding window and aluminum na rin po yan. Because tayo po ay naka-single detach, ayan po, lahat po ng part po ng bahay po natin nalalagyan po natin ng bintana. So this is the space para sa ating living area, katabi po niyan yung ating dining area. Naglagay po sila dito ng 6-seater na dining area. At mapapansin po natin, katabi po natin dito yung lanay. Ito po yung access po natin para sa gilid po ng ating bahay. So in case po na gusto niyo maglagay po ng tambayan dito po sa part po ng bahay po ninyo, may access po tayo dyan. Dito po sa side po na to, ang ating kitchen countertop. So, ganito na po yung pagkaka-turnover po niyan. And then, may cabinet po yan tayo dito. May sink po tayo na stainless dito. At the same time, kung gusto niyo po nalagyan po ng cabinet dito sa side po na to, pwedeng-pwede po yan kasi meron po tayong mga spaces dyan. So, dito po sa tabi po ng ating countertop, meron po tayo ditong awning na bintana. Naka-ready na po yan. So, kailangan niyo po ng ventilation para sa bintana. Meron po tayo niyan. At the same time, nakatabi po ng ating kitchen, meron po tayong access po dito sa ating service area dito po sa labas. So, ayan po yung inikot natin kanina. And, pwede po kayo maglagay dito ng laundry area or kung ano po yung gusto nyong gawing idea po sa space po na yan. So, this is the ground floor. Naka-ready na rin po ang ating mga socket dyan para sa ating mga appliances. And at the same time, yung kabitan po ng ilaw, naka-ready na rin po yan. So, dito po sa side po na to, nabanggit po na tayo ay 3 bedrooms. Yung first bedroom po nila, meron po tayo sa ground floor. So, dito po, makapansin po natin, nandito po located ang ating first bedroom. Meron din po tayong dalawang bintana dyan. At ito po yung space niya. Pwede po kayo maglagay dito ng kama. And at the same time, dito po, pwede kayo maglagay ng cabinet. Pwede nyo naman po siyang pagpalit-palitin yung pwesto ng mga gamit nyo. And yun po yung kagandahan kapag kayo po yung magde-design. So, dito po sa ground floor again, kasama po yung first na bedroom po natin, may tiles na po yan. May nakaready na rin po tayong saksakan dito para sa ating split type na aircon and high ceiling pa rin po. So, dito po paglabas natin ng first bedroom, nandito po located ang ating first toilet and bath na located po dito sa ground floor. Kung ano po yung nakikita nyo, ganyan na rin po ang pag-turnover niyan. May tiles na po yan, may lavatory, may toilet, and the same time mayroon tayong soap holder. Ito po, toilet paper holder. The same time, may shower na rin po tayo dito. Painted na rin po ito at ganito na rin po yung pagkaka-turnover and may ventilation din po tayo dito sa gilid. Ayan. So, ngayon, nakita po natin ang kanilang ground floor. I-check naman po natin ang kanilang second floor. So, bago po natin akitin yung second floor, mapapansin nyo po dito sa ating hagdanan, meron po sila sa dito sa gilid na additional space. You can use this as your storage room. Pwede po kayo maglagay dyan ng pintuan or something para po may pwede nyo paglagyan ng mga gamit-gamit. So, marami po kayo magagawa sa space po na to. Dito po, bago po natin nakitin yung hagdan, tayo po dito ay naka-semento na po ito and meron siyang wooden dito po na nakalagay po para sa ating tapakan and ito po yung ating hand railing. Naka-bakal po yan and at the same time, ito po ay naka-wooden yung ating hawakan po dito. Pasokin po natin or akitin po natin ng second floor. O yan, pag-akit po natin, dito po sa side po ng ating hagdan, meron po tayo dito bintana na nilagay para pagpasok po ng or papasukan po ng mga natural light. So hindi na kailangan magbukas ng ilaw kung umaga naman. May papasok po natural light pag-akitay ng hagdanan. Dito rin po sa side po na to. Kung saan mapapansin po natin, natatanong po natin dito yung ating balcony. So, ito po, nabanggit ko po kanina na nakatiles po ang turnover sa ground floor. Sa second floor po, again, imagine lang po natin walang gamit. Ganun na po yung pagkakatiles. So, nakita po natin yung first bedroom sa baba. Tingnan po natin yung kanilang second bedroom. So, dito po sa side po na to, this is their second bedroom. Ang laki po ng space. At ano po kayo magagawa sa space po ninyo. Mapapansin nyo rin po, marami po tayong bintana and that is one of the advantages po talaga pag single detach ang bahay.
So tayo dito ay naka-sliding window na po yan. May awning po tayo dito sa side po na to na bintana. Sliding window din po tayo dito. And you can put here kahit po king size po na kama. Malaki po yung magagawa nyo dito sa space na to. Wala na lang po siyang tiles dito sa second floor. Pero tayo po ay painted na. Naka-high ceiling na din po yan. And minimal na lang po yung papagawa natin kasi naka-partition na po ito sa turnover. So ito po yung ating second bedroom. Ito po yung ating third bedroom. So, kung mapansin nyo po, gano'n din po, no? May dalawa tayong bintana sa lahat po ng ating bedroom. Wala lang po siyang tiles and ayan na po yung pagkakaturnover. Actually, dito po sa side po na to, nagkaroon po sila ng additional space. Pwede nating paglagyan po yun ng mga gamit pa rin. So, ayan po, yung ating bedroom, naka-ready rin po ang ating mga socket at saksakan po ng aircon. Kung mapansin nyo po dito po sa side po na yun. So, lahat po ng bedroom, may naka-ready na po yung saksakan para sa mga aircon. So, dito po katabi po ng ating third bedroom is yung ating second toilet and bath na located po dito sa second floor. And as you can see, ganun din po complete pa rin ang pagkaka-turnover. May tiles tayo, may lavatory, may toilet, may soap holder, may toilet, paper holder, tsaka meron po tayong shower. So painted na rin po yan at may ventilation din po tayo dyan. So painted po yun lahat at the same time nakaready po yung lagayin po ng ilaw at tsaka switches. So, nakita po natin yung ating toilet and bath dito po sa space po na to. Sa location po na ito ng bahay, naglagay po sila ng family area. Minaximize po nila ang kanilang space. And kung mapapansin nyo po, ganito po yung pwede nyo gawing idea dito. Anyway, if gusto nyo po itong gawin pang isang bedroom, pwedeng-pwede naman po. Pero ito po yung ating turnover. And ako po, ang dami ko pong na-imagine na pwedeng gawin dito. Ang katabi po ng ating open space or yung family area na idea na ginawa po nila, nandito po ang ating balcony. Ayan. Hangin. So, dito po sa kanilang balcony, malaki rin po ang space at marami tayong pwedeng gawin. Pwede tayong maglanghap ng hangin, tumambay, or something na pwede nyong mag-gather po or tumanggap po ng bisita. So, ito naman po yung kagandahan sa model unit po natin ito ni Acropolis. Ngayon po, nakita po natin na ang actual turnover. Pag-usapan naman po natin ang presyo. May nabanggit po ako kaninang lot area at floor area, pero ito pong computation na ito ay para po sa typical unit po natin na merong lot area na 106 square meter at floor area na 94 square meter. Ang ating updated na total contract price ay nag-i-start po sa 6,089,914 pesos. Ang ating down payment po ay 1,705,176 pesos. Meron po tayong reservation fee na 25,000 and at the same time meron po tayong net down payment na 1,680,176 pesos. For 36 months na down payment po, meron tayong 46,671 pesos. Ang ating magiging loanable value naman po kay Pag-ibig ay magiging 4,384,738 pesos at meron po tayong 26,197 pesos for 30 years. Ang required income naman po natin ay 77,135 pesos. In case po na hindi po kayo pasok sa required income, pwede naman po ang co-borrower. Kung meron po kayong mga inquiries, kung gusto nyo pong magpa-tripping po sa amin, at gusto nyo lang pong magtanong, you can contact us sa mga number po na makikita nyo sa screen, at the same time, yung amin pong Facebook page. Kaya kung kayo po ay naghahanap ng single detached na nasa heart lang po ng Tres Martires Cavite, may magandang community, napakalaki po ng space at kompleto po na space po ng inyong bahay, i-check nyo na po ito. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aming YouTube channel, please like, share, and subscribe na rin po para maging updated kayo sa aming mga bagong future na bahay na kagaya po nito. Maraming pong salamat at magandang araw.